Mayroon tayong gagawin na kakaiba dito. Sigurado first time ito sa YouTube nyo mapapanood. Ah, ito 110 volts to na 60 hertz. Yan. Hello mga katek! Welcome back mga kalibuli JT. Panoorin nyo ito ng buo. Itong gagawin natin na brand na to, yung Inaka. Mayroon tayong gagawin na kakaiba dito. Sigurado first time ito sa YouTube nyo mapapanood. Ah, ito 110 volts to na 60 hertz. Yan. Ang sabi kasi ng may-ari dito ay may pumotok daw. Yung kanyang speed ay manual. Okay, ito yung kanyang speed pero yung mga nakasulat ay Japan din, di ba? Ang kwento ng may-ari nung sinaksak daw niya sa 220 ay may umusok daw. Ngayon nahugot daw niya agad. Ngayon sinubukan niya daw isaksak sa 110 pero may umuugong daw. Yun yung kwento ng may-ari eh. Okay, bago natin isaksak, i-check muna natin itong linya ng mismong electric pan kung okay. Sa tester natin, kahit na naka-range tayo ng time is 10, o kaya time is 1, okay, pwede yan. Okay, try natin sa time is 10 para mas makita natin yung palo kung meron. Okay, miski magkabalik siya dyan, walang problema. Yan, nag-speed tayo. Pag nag-adjust tayo ng mga switch dyan ay may mga palo. Ibig sabihin na may contact tayo na pumapasok sa motor. Kaya lang, bakit may sumabog? Yun yung sabi ng may-ari eh. May pumutok daw. Kaya i-check natin yon. Dahil may contact naman, na i-check na rin natin kung sa 110. Yan, subukan natin. Yung sabi nga ng may-ari ay may umuugong daw eh. Pero try natin. Okay, saksak natin. Tapos pag inon ko, yan, may umuugong nga. Pero hindi nyo rinig siguro. Pero may naririnig ako dito. Okay? Okay, buksan natin yung likuran nito para makita natin kung ano naging problema. Okay, tingnan natin. Okay, wala dito yung capacitor. Kung titingnan natin yung winding ito, wala naman tayong nakikitang pumotok o kaya umitim man lang eh. Malamang nandito dito sa capacitor yung problema. Okay, din sa capacitor tayo magpo-focus nito. Malamang yung capacitor ang umusok dito. Kung baguhan ka pa lang po pala sa aking YouTube channel ay huwag kang lilimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell button para updated kayo sa aking video. Ayun, ito pala yung sinasabi ng may-ari na may pumutok, ano? Okay, ito yung pumutok, yung 3UF na capacitor na 250 volts. Yan, may lumobo na siya. Ito yung umusok na sinasabi niya. Tanggalin ko muna itong capacitor niya para malaman natin kung may contact pa yung wiring papuntang motor. Okay, check lang natin itong connection na to. Ito kasi yung galing sa mismong motor eh. Ito yung may pumotok na capacitor. Tignan natin kung may contact pa to. Para malaman natin, rearrange lang tayo ng time is 10. Dapat papalo. Okay. Yan. May palo siya eh. Oh. Ibig sabihin, may contact pa tayo. Pwede yung capacitor lang ang naging problema. Okay. Yan yung ating papalitan muna. Okay, palitan natin itong capacitor niya. Yan, kakalasing ko lang ito. Yan o, pumutok na talaga yung capacitor niya na 3UF. 250 volts siya. Yan. Kung makikita nyo, pumutok siya. Okay, meron tayong ipapalit dito. Ngayon, meron tayong ganitong klase, no? Yung ganito sa orbit pan na control to eh. Yung capacitor ng orbit pan. Okay, kung mapapansin nyo yan, meron pula yan. Yan yung common. Tapos may puti. Yan yung puti, yung 1.5 UF. Tapos yung blue. Yan yung 3 UF. Yan, no? Yan yung blue.
Yung red, tsaka yung blue ay 3UF yan. Yan yung gagamitin muna natin dito. May purpose ako kaya ako ginamit itong ganitong unit para ma-convert natin sa 220. Okay? Yung red niya, i-connect natin yan dun sa magkasama na white tsaka sa AC cord. Yan. Ito yung common. Hihinan lang natin yan. Ang makikita nyo kung paano natin i-convert sa 220 to na gamit itong capacitor na to. Okay? Tapos yung kulay blue, i-connect naman natin dyan sa kabilang wire. Ito na yung gagamitin natin dyan sa capacitor nung nasira. Okay? May 3UF din kasi itong capacitor na to eh. Kaya pwede ito. Okay, nahinang na natin. Ang ginawa lang natin dito, tinap lang natin dun sa dating nasira. Okay? Itong mismong AC cord na yan, yan, ito, nakatap yan dun sa mismong red. Pero itong kulay blue, wala na tayong ikakabit dito. Okay? Nilagyan ko lang na sing cable tube. Okay, naikabit na natin. Parang kinabit lang uli natin dun sa nasira, ano? Okay? Ngayon, ang gagawin natin dito, susubukan natin. Sa 110 pa rin natin susubukan. Kasi nagpalit lang naman tayo ng capacitor. Okay, saksak lang natin to. Tapos, subukan natin isaksak kung okay na ba. On natin. Okay, gumana siya. Bali, capacitor nga lang talaga yung problema. Ngayon, ang gagawin natin dito para ma-convert natin sa 220. Gusto rin kasi na may-ari na gawin na natin 220 volts to. Okay, ngayon paano nga ba natin gagawin to? Gamit lang tong capacitor na to. No? Dito na rin natin i-connect yan. Okay, panoorin nyo ng buo para magkaroon kayo ng idea kung paano natin gagawin. Gamit lang din tong capacitor na to. Okay. Okay, ipapaliwanag natin ng mabuti para mas maintindihan nyo kasi may mga newbie rin tayong nanonood. Importante sa akin yan yung mga newbie para matuto tayo. No? Okay, kung mapapansin nyo yan, mayroon tayong kulay pula. No? Yan, yung pula. Yung pula na yan, may nakatap yan na galing sa AC cord. Yan yung kulay pula. Okay, ay teka lang, nabagsak yung ating gamit. Okay. Okay, paliwanag ulit natin ha. Yung AC cord, yan, mayroon siyang kulay puti siya na nakakabit sa pula. Yan. Yan yung galing sa capacitor. Okay, gagawin natin dyan, tatanggalin lang natin yung nakakonect na AC cord dun. Yan. Okay, yung ginawa natin dito, tinanggal ko lang yung nakakabit na AC cord dito sa linya na to. Okay? Yan yung sa mismo AC cord. Okay, ito yun. Oh. Ito yung AC cord. Paliwanag natin na rin. Yan. Tinanggal ko lang. Itong linya na to yung galing sa isang AC cord. No? Pero itong isang linya na to, tinanggal natin yun sa mismong nakakabit sa capacitor. Okay? Ganyan lang yung ginawa natin. Ngayon, itong white na to, i-connect natin yan sa capacitor na yellow. Yan na yellow. Yun yung 4.5UF. Okay. Tatap natin yan. Yung galing sa AC cord, yung tinanggal natin din sa capacitor, itatap naman natin sa yellow. Yan yung 4.5UF. Okay? Okay, yung mga gumagaya po sa pag-repair natin, ingat-ingat din po tayo kasi pwede rin po kayo makuryente dito kung hindi rin po kayo masyadong maalam sa pag-repair. Ito pong ginagawa natin ay pang-technician na gawa lang, no? O tinuturo lang natin para magkaroon sila ng idea. Okay, ipapaliwanag lang natin ulit, no? Para mas maintindihan. Yung kinalas nating AC cord, nilipat natin dun sa yellow. Yan. Nakaseries lang yan dun sa red. Yan yung capacitor na 4.5UF. Dahil na ikabit na natin to, pwede na natin gawin 220 to. Pero may tatap pa tayong resistor,
tsaka dito na 330K. Ngayon, papakita ko sa inyo yung gagamitin natin. Okay? Ito yun. 330K na resistor na 1 half watts. Kung makikita nyo yan sa tester, 331K, no? Pero may tolerance kasi yan. Pero 330K yan. Okay, itatap lang natin. Pagka itatap natin yan, ulitin natin dito sa yellow, tsaka dito sa red. Naka parallel lang yan. Okay, pinararin lang natin dyan sa yellow tsaka sa red. Okay, yan, yellow tsaka red ay naka-parallel lang. Ang purpose nito para hindi tayo mag-ground. Ang value niyan yung 4.5 UF. Ngayon sa 4.5 UF muna tayo. Ngayon, i-check lang natin yan kung paano i-testing to. Yan, dito tayo sa AC cord muna para may idea kayo. Ngayon, rarange tayo ng times 10K. Yan, naka-range tayo ng times 10K. Iko-connect natin yan sa AC cord mismo. Kahit na magkabaliktad yung test spread natin, walang problema. Okay. Yan. Tapos, bukan natin i-on. Pagka in-on ko, yan, kung makikita nyo, pumalo siya na bumalik. Okay. Pagka number 2, yan. Ganun din. May pumapalo siya na bumabalik. Ibig sabihin yan, may contact tayo. Yan o. Kasi capacitor siya, kaya bumabalik. Okay? Kung itetesting naman natin to sa R times 100 o times 10 or times 1, mahina-mahina ang palo niya. O kaya misan wala pang palo. Okay? Ngayon may idea kayo kung paano natin i-check pagka magkabit tayo ng capacitor. Ngayon po pwede na natin i-check to. Okay, pero gagamit muna natin ng 110 volts para ma-idea kayo pagka nagkabit tayo ng capacitor kung ano nangyayari. Ngayon, pagka kinabit natin to na sa 110 volts, yan, tatry natin. Okay, saksak natin. Kung makapansin nyo, napakahina ng ikot. Yan, naka 110 volts tayo. Pagka nagkabit tayo ng capacitor, ay napakahina ng ikot pagka naka 110. Kahit na itodo ko yan. Kung mapapansin nyo, napakahina. Okay? Ngayon, isasaksak na natin sa 220 volts. Okay, try natin. Ito, direkta tayo, 220 volts. Tapos, i-on natin. Yan, okay siya. Pagka 220 volts. Yan, pinapaliwanag lang natin para may idea kayo kung paano nangyayari pagka nagkabit tayo ng capacitor. Okay? Kung nahihinaan kayo, ang gagawin natin, meron pa tayong isang option, no? Yung dati nating ginagawa natin 6 UF yung capacitor. Yan, meron pa tayong ikakabit na puti. Yan, yung puti na to, yan yung 1.5 UF. Ipaparare lang natin yan yung sa yellow, yun sa 4.5 UF. Paparare lang natin. Ngayon, papakita natin kung ano nangyayari pagka kinabit natin yan. Ang gagawin natin, ipaparare lang natin yung kulay white dun sa yellow para maging 6 UF. Sa mga nanonood po sa atin, pang electric pan lang po itong conversion na to. Hindi po po pwede sa ibang appliances. Okay, ito yung gagawin natin pagka medyo mahina. Yan. Yung puti na yan, pinararin lang natin dun sa dilaw. Okay? Para maging 6 UF siya. Dahil yung yellow ay 4.5, tapos yung puti ay 1.5, magiging 6 UF yun. Okay, itatry natin to. Kaya sasaksak natin, tapos i-on ko.
Yan o, mas malakas siya. Di ba? Okay, napansin nyo, lumakas talaga. Ngayon ang gagawin natin dito, dahil itong mismong unit na to, ay kailangan natin dito ay 4.5 lang. Ngayon tatanggalin lang natin yung white. Pinakita ko lang sa inyo para may idea kayo kung magdadagdag kayo ng capacitor, ay lalakas siya. Pero ito kasing unit na to ay 4.5 lang dapat eh. Ito ang normal para sa ganito. Okay, lagyan natin ng sinkable tube. Yan, para safe siya. Dapat talaga maayos yung pagkalagay nyo dito kasi baka mag-short dun sa loob eh. Ingat din tayo sa paglalagay ng mga gamit. Okay? Okay, papakita natin kung makikita nyo, nilagyan natin ng sinkable tube para maayos din. Yung puti, hindi na natin ginamit. Bali, ang ginamit natin dito ay yellow lang, yung 4.5 UF. Okay? Pag sinaksak natin sa 110, kung mapapansin nyo, napakahina. Napakahina niya. Kahit na nakatrodo yan. Pero pagka sinaksak natin sa 220, yan, okay siya.